Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa first day of medical sa SLEC or St. Luke Medical Extension Clinic under K-1 visa application. Hello everyone, welcome back to my channel. And for today's video is gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko sa medical sa St. Luke's. So ayan, meron na tayo niya, nakapasok tayo kanina. Today kasi yung appointment ko, January 4, 2024 sa St. Luke's, 7 a.m. So 7 a.m. yung appointment natin is sabi doon is 30 minutes before ng schedule mo, dapat nandun ka na. So, pumunta ako ng 6:20. Walking distance lang naman sa tinirahan kong hotel dito sa malapit sa St. Luke's na. Ayun, nung pagkadating ko doon is nagpila kami, konti lang naman yung pilang for 7. Pinapapasok na yung 7 na schedule. So, kung 8 ka, mag-antay ka until 7 bago ka nila papasokin. So, 6:20 pa lang pinapasok na nila ako. And doon sa guard, pagkapasok mo, is kukunin yung confirmation page ng iyong appointment. So, ibigay mo yun, tapos tatakan ka nila nito. And, like me, hindi ako nagbayad sa bank. So, nag-upo kami doon sa isang upuan na... So, by 10 yung pinapapasok nila doon sa photo room. Yun yung next step sa photo room. Pag nakuha na kayo ng pictures, is bibigyan kayo, ibigay nyo lang yung envelope nyo, meron doong nag-a-assist, sila na yung mag-arrange ng iyong mga documents, sila na yung maghahanap ng iyong mga documents na kailangan. And then, bibigyan kayo nila ng priority number or number, color-coded. So you have to pay attention dahil merong iba't-ibang kulay. At tatawagin ito per color, per number, by window. So, kailangan mo talagang makinig kasi tatawagin yung kulay by number. Pagkatapos doon naman sa stage na yon, is ang gagawin mo is fingerprint scanning. Yung four finger lang yung ini-scan nila. And then, so pagkabigay mo ng passport at yung mga documents mo, tatanungin ka doon kung saan nakatira, kung saan ka, saan ka titira, or anong pangalan fiancé mo, saan ka nakatira or titira sa US. So, dapat i-familiarize mo yun kasi tinanong ako ng isa doon, tinanong niya ako kung saan ako titira sa US, yung number ng fiancé ko, phone number, ano pa, tinanong din niya ako about sa address nga. So, nakalimutan ko, buti naalala ko yung postal code. And verify nila yung birth date ko. So doon, tanongin ka lang nila ng short questions before ka nila bigyan ng yung pen. Yung iwan lang sa'yo is yung vaccination copy mo. And meron doon yung parang papel na parang as patient, yun yung mga gagawin mo sa loob ng SLEX. Pagkatapos nun is pinapakyat kami sa P floor, which is doon magbayad ng iyong payment, na which is 18,540 pesos. So pagkabayad doon is bibigyan ka nila ng receipt, and pinababa ako sa 4th floor. So pagkatapos mong bayad is in any order na yung papagawa sa'yo. So, hindi na yun siya sunod-sunod. It depends na kung ano yung mga ibibigay nilang task na gagawin mo sa loob ng premise. So, like for example, sa akin, yung experience ko is pinababa ako sa 4th floor. Tapos, kinuhaan ako ng dugo. And then, pagkatapos noon is sa 3rd floor naman is x-ray. So, makinig ka lang talaga sa person na last mong binigyan ng iyong papel kasi sila yun din ang magbibigay sa'yo ng instruction kung ano ang next mong gagawin. And then, next naman na pinuntahan ko is P-floor for vital signs. Kinuha ako ng timbang and at saka height. And then also, blood pressure.
Tapos doon din sa floor na yun is pinapunta ako sa eye test. And then also, ang last is ang physical test. So, titingnan kung meron kang parang i-quick question ka doon. Tatanungin ka kung meron kang mga history ng ganito, ng mga sakit-sakit na ganito. And also, papahubarin ka nila, pero maiwan lang yung underwear mo kung ikaw ay babae. And titingnan kung meron kang signs of suicide sa iyong wrist. Dito, kung may bukol ka ba dito sa dibdib. And sa akin kasing part, pregnant ako, so maraming din question sa akin yung doctor kasi tinanong din niya about sa akin pregnancy. And kinalculate din niya yun kung ilang months na or ilang weeks na aking pregnancy. And then pagkatapos ng physical test, bumaba ako sa checkout. Yun na yung last na gagawin. So nagwait ako dun mga 30 minutes talaga bago ako natawag. And pagkatawag sa akin, binigyan ako ng papel na ganito. So ito lang yung for back lang. Yan. So sabi dito is a reminder lang to siya eh. Binigyan ako ng bukas, babalik ako bukas ng 8 a.m. Tapos dadalhin yung passport kasi bigay ito sa guard kung darating doon. Tapos kailangan mo pa rin dalhin yung vaccine copy or vaccine record. So yun lang, yun yung nangyari sa akin sa first day. Alam niyo, pinipigilan ko yung pag-ihi ko kasi I thought kukunan ng urine. So naalala ko is below 25 years old lang pala ang kukunan ng urine sample. So yun, nakaihi ang buntis ng liit na. So nakalabas ako ng SLEF ng around 11. Yeah, almost 11. Nakalabas ako ng SLEP. So, 7, mga ilang oras din tayo doon sa loob. Ano? So, yun lang. So, yun lang yung experience ko sa first day of medical sa SLEC or St. Luke Medical Extension Clinic under K-1 visa application. Thank you for watching.